Yo, what's up sa inyo mga boss? Ako nga pala si Jan TJ Cruz. At today, may bago tayong tutorial. Quick tutorial lang to mga boss. So, meron lang nagtatanong at may mga nag-request na din, no? So, bali, madali lang tong gagawin natin. Unang-una, kailangan nyo lang ng messenger. Ito, papakita ko sa inyo. So, bali, meron ako dalawang screenshot dito. Yung isa, ayan. So, madali lang to mga boss, no? Yung iba dito, may alam niya to eh. Pero sa mga nag-request at sa mga nagtatanong, ito gawa natin ng tutorial. Mabilis lang tong tutorial natin mga boss. So, unang-una, dito muna tayo sa may ito yung may text. So, example lang tong ginawa ko. Pwedeng gawin niyo ng lyric. Or, depende sa inyo kung ano may isip nyo. Baba lang natin. Panda dito. Hindi ko napapabayan yung video natin mga boss. Yung mismo ituturo ko lang sa inyo yung paano mag unsend, no? Or unsend yung mismong ganito. Yung mga chat, no? So, kung di nyo makita, babaan nyo muna yung blending yung opacity. Tapos, yan. Trace na lang natin. So, kung makikita nyo, hindi pantay. Gawin natin, palitan na lang natin. Yan, nagpantay na. So, ngayon, first na gagawin natin, dapat nasa ilalim yung may ano, text. Debalik na natin yung blending opacity niya. Ngayon, yung background. So, magawa tayo ng rectangle. And then, dapat, kasi yung laki, nung mismong image. So, wait lang. Asan pa natin? Then, sakto nyo dapat. Yan. So, ngayon, baba lang natin yung rectangle. And then, kung anong kulay ng background nyo, ganyan din yung gawin yung kulay. So, halimbawa, black. So, kung iba naman, eyedropper tool nyo na lang, no? Or kung white. So, ayan yung example. Ayan, create ulit tayo ng isa pang rectangle. Ngayon naman, itong rectangle na susunod is dapat ka-size nito. Itong anong to. So, gawin natin, palitin na lang natin. Dapat yung saktong-sakto lang dito. So, adjust pa natin ng konti. Yan. Okay na to. Ngayon naman, gagawin natin. Yan, dapat ganito yung position. Nasa gitna yung screenshot nyo. Tapos, ito, nasa pinakataas. Yung rectangle na isa is background natin, no? Yung ginawa natin black. Ngayon, gugroup natin yan. So, click nyo lang siya dito sa left side. Or, click nyo yung select layers. Tapos, tanggalin nyo na lang ito. Okay. So, ngayon, gugroup pa sa mask natin. Ito yung nasa dulo. Click nyo lang. Yan. Kapag nagawa nyo na, punta ulit tayo sa group. Edit group. Ngayon, lalagyan natin ng moving tool. Itong rectangle 2. So, moving tool. Example lang. Baba natin. Baba ulit. So, sa graph kayo nang bahala. Pero, yung graph ko, ganito na lang. Kaya, yun na lang kung gusto nyo. Ito, ganito. Tapos, back na ulit natin sa new project. Yan.
So, example. So, ngayon, meron pa ako isang trick na ituturo sa inyo. Trick? Trick eh, no? Ano yan? So, ngayon, gawa ulit tayo. So, yan, ganyan kadali lang. Ngayon, punta tayo dito sa pangalawa. Lagay ulit tayo ng screenshot. Okay, so ngayon naman, ganyan pa rin. Gawa tayo ng rectangle. Gawin nyo pa rin black. Kung black yung background nyo or kahit kung anong kulay ng background nyo. Yan, tapos baba lang natin yung rectangle o yung background natin. Then extend nyo lang kung gaano kahaba yung gagawin nyo, no? Okay. Ngayon, duplicate natin. Tapos, angat naman natin, no? Bugoy natin yung kulay para makita natin. So, kahit anong kulay na gusto nyo. Ngayon, maghahati tayo. Kunwari, ito yung purse. Tatlang natin lahat. Tatlong layer yan. Pero dalawang layer na lang ituturo sa inyo para mabilis. Cut lang din natin. So, dapat yung black background sa baba. Okay, ngayon yung gagawin natin. Ito. Baba natin. Yung white background, baba natin. Tapos, yung screenshot, lagay tayo ng effect. Add effect lang tayo. Punta tayo sa movement transform, lagay niyo oscillate. Standard setting. Tapos, sa angle, gawin yung 90 degrees doon sa mga luma. Tapos, sa mga bagong version, 180. Ulitin ko ah, sa mga lumang version, kapag hindi yan pa-side yung ano nyo, lumang version, 90 degrees, tapos sa bago, 180. Ay, hindi pala tayo maglalagay ng keyframe. So, sa frequency, ayan ah, sa angle, 180, tapos sa frequency, gawin natin 1.50. Sa magnitude, maglagay kayo ng dalawang keyframe. Tapos, yung first keyframe, lagay natin sa 79. Yan, to 0. Lagay natin both side. Tapos, lagay natin ang graph. Yung graph niya, ganito na lang. Copy curve natin. Lagyan natin ng motion blur. So, ayan. Itong pangalawa naman, dito. Tapos, copy na lang natin. No? Paste nyo na lang.